Hi guys, it's me Dan and welcome back for another video. In today's episode, I will be reviewing this Hydro Flask insulated bottle. Hindi ko uminom ng tubig and as much as possible, iniiwasan kong gumamit ng mga single-use plastics which includes yung mga bote ng mineral water. So every time lumalabas kami ng bahay, pumupunta sa mall, groceries, or kahit saan, I always bring my water bottle. Siyempre, alam ko na mas safe yung iinomin kong water kasi galing sa amin yung kumuhang tubig. And of course, it is more eco-friendly kasi walang mapupunta mga water bottle plastics sa dagat, sa land, feel. Sorry guys kung makakarinig kayo ng maingay na background noises kasi umuulan ngayon. Sobrang maulan ngayong mga nakaraang araw. At ngayon lang yung time ko para makapag-film. So this is the Hydro Flask 24-ounce standard mouth in the color Alpine. Sa totoo lang, ang tagal ko nang gustong magkaroon itong Hydro Flask na bottle. But since alam naman natin na napakamahal niya. And of course, alam din natin na napakaganda niya. So bakit ako nagkaroon? Binigay ito sa akin ng kuya ko. And tamang-tama naman kasi naglabas sila ng ganitong color for their 2021 spring collection. And alam nyo naman siguro na ito talaga yung favorite color ko. So it retails for 2,390 pesos. It is the largest standard mouth bottle ng Hydro Flask. At first, ang gusto ko is yung 32-ounce na wide mouth. Kasi, una, mas madami kang maiilagay na tubig. And pangalawa, yung wide mouth kasi, feeling ko mas madali siyang linisan. But I'm so glad na itong standard mouth ang napabili ko. Kasi nung dumating na siya sa akin, I realized na ito kasya sa mga cup holders sa kotse. While yung 32-ounce na wide mouth, hindi siya kasya. And kapag mahilig kang mag-travel, sumakay sa kotse, at uminom ka dito sa standard mouth, hindi siya agad-agad na matatapon sa'yo. Halimbawa mag-accidentally na mag-brake yung driver while dun sa wide mouth, as in, mag-i-splash talaga sa yung tubig. So, medyo tall siya. You will see here yung Hydro Flask logo. And at the bottom naman, another Hydro Flask. Itong bottle na to has the flex cup and meron siya ditong Hydro Flask din na glossy while yung handle and yung cup mismo is matte. Pwede kayong bumili ng sports cup para mas madali nyo siyang mainuman. Andito pa rin yung paper na nandito yung mga details niya. Hydro Flask, colder, hotter, longer. Ayan nga, 24 ounce or 709 ml. So, the Hydro Flask uses the Temp Shield Double Wall Insulation. Kaya yung water na ilalagay mo dito, it will stay cold for 24 hours and hot naman for 12 hours. It is made with 18E Pro-Grade Stainless Steel. Nung una, iniisip ko kung bakit napakamahal ng Hydro Flask. At meron naman tayong mabibili sa Shopee ng mga insulated bottles din for less than 500. And then, I realized nung nagre-research nga ako na talagang pro-grade nga pala yung ginagamit na stainless steel dito sa Hydro Flask. And like dun sa mga nabibili natin sa Shopee, yung mga ginagamit dun na stainless steel is different from this one. So, ito, yung paint niya is powder coat. Yung texture niya is hindi siya glossy, hindi din siya matte. And meron siyang texture. Mas madali mo siyang hawakan and mas madali mong i-grip. It is also BPA and toxin-free. And it is also dishwasher safe. Dito sa ilalim niya, merong steel sticker na nandito rin yung details. $34.95 siya in the US. It is designed in Bend OR and made in China. At the end of the video, itetest ko siya kung talaga bang magtatagal ng 24 hours yung cold dito. So, lalagyan ko siya ng yellow. After 24 hours, itcha-check ko siya kung magtatagal ba yung yellow. And ang nagustuhan ko talaga sa Hydro Flask is that meron siyang limited lifetime warranty. Kapag napansin nyo na yung Hydro Flask nyo is mumoist na siya dito sa labas, which is not normal. Pwede nyo siyang dalhin kung saan Hydro Flask nyo siya binili. Titingnan nila kung talagang defective na nga ba siya and papalitan nila yun. And another item from Hydro Flask is this Hydro Flask Flex Boot. Dalawa yung ganito nila. Isang small and isang medium. Ito yung small para sa 16 to 24 ounce na insulated bottles. So it is made from silicone. Kaya ako bumili nito para ma-protect yung Hydro Flask ko para sa dents and bumps. Kasi napaka-prone nito
sa dents. Actually, meron na nga siyang isang dent dito eh. Nung dumating siya sa akin, meron na siyang dent. So, medyo nakakasad yun. Itong Flexbot, it also allows you to customize your hydro flask. Yung iba kasi ginagawa kung anong color nung hydro flask nila, iba yung color nitong Flexbot. But in my case, gusto ko parehas lang yung color. So, this one is also in Alpine. Wala lang, para plain lang, ganun. Kung papaltan ko man siya, gusto ko siguro gray lang. Tanggalin ko na to and ilalagay ko na rin tong Flexbot so that makita nyo kung ano itsura niya. Kasi ang ganda ng fit niya. Sobrang fit siya talaga. Itong Flexbot, meron siyang glossy na hydro flask na nakalagay dito. So, kasi matatakpan yung hydro flask dito sa baba ng bottle. Kaya, ayan, meron din naman siyang kapalit. And at the bottom, nandun din yung hydro flask logo. And may hole siya. Para kapag nilagay mo itong Flexbot dito sa bottle, madali siyang pumasok and walang maiwan na air. Sa Shopee, meron kayong mabibili ng mga generic na for hydro flask. Kasi meron na ako nun for my other water bottle. I have clean canteen bottle as well. Hindi siya ganun kaganda yung fit. Wala siyang hole sa ilalim. So, ang hirap niyang isuot at tanggalin. So, this one, it really fits the hydro flask bottle. Sobrang ganda niya. Parang wala lang siyang nakalagay na boot. So, yun yung gusto kong ma-achieve dito. And then, itong isang ipapakita ko sa inyo is the 3-in-1 bottle cleaning brush set. Hindi siya from Hydro Flask. In-order ko lang to sa Shopee. But, I will put the link on the description box below kung saan nyo siya pwedeng mabili, pati na yung Flexbot and yung Hydro Flask bottle din. Itong brush set na to, nabili ko for 239 pesos. You may think na medyo mahal siya for a brush set, but actually, mura na siya kung sa Hydro Flask kasi kayo bibili. Mahal din yung brush nila and hindi pa siya 3-in-1. And I think okay din naman siya kasi soft bristle siya. So, this one is for the bottle. Ito naman para sa cap, dun sa mga smaller parts. And this one is for the straw. So, I use this for my reusable straws naman. So, ito, kasha naman siya dito sa Hydro Flask bottle. Time check. Today is Monday, July 26, 6:12 a.m. Lalagyan ko na siya ng ice cubes. Let's see, after 24 hours, kung may ice pa rin siya. 2, 3, 4. May ice cubes na siya sa loob. Hindi ko na siya napuno kasi kulang na yung ice cubes ko. Update ko kayo after 24 hours kung meron pa siyang ice. Today is July 27, 6:30 a.m. Lampas na ng 24 hours. Ngayon, i-check natin. As you can see guys, dito sa medyo top, nagsisweat siya. And dito, medyo malamig yung part na to. But, tinanong ko naman sa Hydro Flask pH. At normal lang naman daw yun. Lalo na kasi ice yung nilagay ko. So, tingnan natin. And yan! May ice pa rin siya. Hindi makita ng ayos, but yan, may ice pa siya. Hindi mag-focus talaga, sorry. Ayan, kitang-kita na may ice pa siya. Although, hindi na ganun karami at natunaw na rin yung iba. So, totoo yung claim nila na 24 hours iced. Magtatagal siya. And that's it for today's video. I hope nakatulong itong video na to kung nagpa-plan din kayong bumili ng Hydro Flask bottle. I think sobrang worth it naman bumili ng Hydro Flask bottle. Kasi kapag nagdala ka ng sarili mong bottle, talaga makakasave ka ng money in the long run. And syempre, yung quality ng iinumin mong water is alam mong okay. At syempre, kapag lumalabas ka, yung dala mong tubig, gusto mo rin naman na malamig yung iinumin mo. This one is a good investment. And it will last you years. And kapag nasira naman siya, you will always have the warranty para ma-replace siya. So kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to give it a thumbs up, share and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!